Unang pakita ay galit agad ang nanay ni Edmar dahil hindi ito nag-igib ng tubig. Tinatawag niya ito pero busy si Edmar magpatangkad. Nang bumangon ito ay napansin niya na mahina ang tubig kaya sinundan niya ang tubo at dito nakita niya si Charisma na nagsasabon. Tuwang-tuwa ang mga mata ni Edmar. Sa palengke ay nalungkot si Loling pati ang mga kasamahang tindera nang malaman na papaalisin na sila sa market dahil tinatangay daw ni Ophelia ang pinambayad nila sa rento mula pa noong nakaraang taon. Umabot na ng 2.8 milyon ang utang nila sa may-ari. Kinagabihan kinakausap ni Aling Loling si Edmar at nagsasabi ng kanyang mga hinaing pero tila, nananaginip ng gising at hindi pinapansin ni Edmar ang kanyang nanay. Nainas si Aling Loling kaya lalo niya itong pinangaralan. Sa higaan, nagpapanta siya na naman si Edmar. Satisfied na naman si Makong. Sumunod na araw ay muling binalikan ni Edmar ang kabong banyo kung nasaan si Charisma at sinilip muli ito hanggang sa kwarto ay hinabol ito ng kanyang mga mata. Nakita rin ni Edmar ang kinakasama ni Charisma na si Vicencia. Parang sugar daddy ni Charisma na map era. Kinamusta ni Charisma ang natutuwang si Manoy. Kitang-kita ito ni Edmar. Samantala sa barangay ay tinipon ni Attorney Glenda ang mga tiga-palengke parang bigyan ng tigisang good at bad news. Nagpamasahe si Aling Loling sa kanyang anak. Dahil sa nasaksihan ni Edmar sa bahay ni Charisma ay nagtanong niya ang buhay pag-aasawa ng kanyang magulang, 15 years ang agwat ng edad ng kanyang magulang. Sa kwarto, muli na namang nagsarili si Edmar habang iniimahe si Charisma. Pinuntahan niya muli ang kabong banyo kinaumagahan at para siyang nanunood ng live show kaso nabagsak ang pader ng kubo at nakita siya ni Charisma. Ipinaayos ng dalaga ang bumagsak na gilid ng kubo at parehas silang nagbakbakan. Maingay si Charisma kaya naririnig ito ni Vicencia. Sa hapunan ay kapansin-pansin ang maaliwalas at masayang mukha ni Edmar. Para daw siyang ama niya na pogi. Inayuhan ni Aling Loling ang anak na huwag magpapakasir sa babae. Kinabukasan ay dumaan ng palengke si Charisma para bumili ng alak kay Betbet. Pinagchismisan nila ang tungkol sa problema ng kooperatiba. Pagkatapos ng pag-uusap ay bumalik si Betbet sa kanyang boyfriend. Nakauwi na si Charisma at sa labas ng pinto ay tinawag siya ni Edmar. Umariba na naman si Edmar at sinamantala na tulog si Vicencia. Kaso dahil maingay si Charisma kaya nagising ito at tinawag si Charisma. Naghinala na si Vicencia kaya pinuntahan niya ang banyo pero hindi niya nakita ang nakatagong si Edmar. Pinaupo ni Vicencia si Charisma sa lamesa at nagmeryenda ito. Sinamantala naman ito ni Edmar para makaalis at makapagpalam kay Charisma. Umuwing bitin na bitin si Edmar. Dumating din si Divine dahil may schedule ng manipedi ito sa kanyang nanay. Tipo ni Divine si Edmar kaya ang bitin nito kay Charisma ay ibinaling niya kay Divine kaso bitin na naman si Makong dahil dumating ang kanyang ina. Maulan ang gabi, nagbihis si Edmar at pumunta sa bahay ni Charisma. Nasilip niya mula sa bintana ang sumasayaw na si Charisma at ang kinakasama nito na si Vicencia. Nakatulugan ito ng lalaki kaya nagbihis na si Charisma at tinulungan na niyang humiga ito sa kama. Nakita ni Charisma si Edmar at pinapasok ito sa tahanan. Muli na naman silang nagnig. Kinabukasan ay inihanda na nina Attorney Acosta at Vicencia ang last will and testament na ipapamana kay Charisma. Malagkit ang tinginan ni Attorney Acosta kay Charisma. Inalam ni Attorney lahat ng tungkol kay Charisma. Sa isang banda ay nagkatoos na naman sina Edmar at Divine pero naputol ito nang biglang dumating si Charisma. Dinala ni Edmar ang dalaga sa tricycle at doon nagsabang ang dalawa at nagkwentuhan pagkatapos at nagpunta sa falls kung saan may ikalawang round. Hindi pa rin tapos ang dalawa sa kwarto naman sa bahay ni Vicencia at Charisma sila nagbakbakan. Sobrang ingay ni Charisma kaya nagising ang natutulog na si Vicencia. Nahuli silang dalawa ni Vicencia at kumari pa ng takbo si Edmar. Dahil sa sobrang sakit ng nakita ni Vicencia ay tinangka nitong magbaril sa sarili buti at napigilan nito ni Charisma. Sinabi ni Vicencia sa umiiyak na si Charisma na malaya na siya at pwede na siyang iwanan. Humingi na rin ng tawad si Vicencia sa kung anuman ang nagawa niyang kasalanan sa dalaga. Ayaw ni Charisma na mawalay sa kanya at sinabi niya dito na mahal niya si Vicencia. Sumunod na araw, nakita ni Edmar na magkayakap na natutulog ang dalawa. Kinahapunan ay nakita ni Divine na naghahasa ng itak si Edmar at sinabi ng huli na may gigilitan siya.
Parang nawawala sa sarili itong si Edmar at pinaalis si Divine. Pagsapit ng gabi sa bahay ni Nakarisma, patay na mga ilaw ay naroon na pala sa loob si Edmar. Para itong may sanib na dahan-daang naglalakad. Pumasok ito sa kwarto ni Vicencia at pinagtataga ito. Nakita ito ni Karisma at pinaputukan si Edmar. Sobrang naiyak si Karisma sa pagkamatay ni Vicencia at pinagmumura si Edmar dahil sa ginawa nito sa kinakasama. Tumabas ng bahay si Karisma at nakita ito ng kakilalang tricycle driver. May mga pulis na sa bahay ni Karisma. Ikinwento ni Karisma ang pangyayari. Sa ospital naman ay dinalaw ni Aling Loleng ang kanyang anak. Nagiyakan sila. Lumipas ang maraming araw ay nakatanggap ang kooperatiba ng halagang 3 milyong piso na pwede nilang ipambayad utang sa may-ari. Sinabi ni Attorney Acosta na bigay yan ng kanyang kliyente. Natuwa ang mga miyembro. Ipinakita na si Karisma ang donator ng 3 milyon. Umalis na sila. Sa huli ay pinakita na kinulong na si Edmar, for sale na ang bahay ni Vicencia, at may tagas ang tubo ng tubig.